May mga pinost po sa social media itong si Sander Ford at sinabi niyang okay na kami ni Sa, no problem na kami, etc., etc., etc. Hindi po yun totoo. Yung live video niya na po na yun, binura niya din po. Yung mama niya po, kumakontak po sa akin, nagmamakaawa po na i-atras na lang daw po, patawarin ko na lang daw po si Mark. Kasama po yung ate niya, nagtitext din po sa akin, nagmamakaawa. May request po ako. Sige po. Kasi po yung iba ko pong gamit, tsaka yung pusa ko po, hindi po nila ibalik sa akin. Gusto ko po sana na makuha po yun sa kanila. Puntahan mo sa Cavite yung okay. Mga gamit ni Miss Aiza, magsama ka ng barangay at kunin yung mga gamit, pusa, lahat. Okay po sir, okay po. Pagkatapos niyan, yun, diretso na kayo sa CIDG, makapagsampan na ng kaso. Then, baka meron siyang mga pangangailangan, itong si Miss Aiza, tulungan natin. Okay. Kailangan damit, kung wala siyang mga damit, bilhin mo na ngayon, toiletries, saka bigyan mo ng allowance siguro, parang pang-araw-araw niya, okay? Isa, maaari mo ba ikwento sa amin? Paano ba nagsimula yung relasyon nyo nitong si Marlo or mas kilala ngayon na si Sander Ford? Nag-start po yun noong 2015 po. Hindi pa po siya retokado noon. Si Marlo pa po siya noon. Fangirl niya po ako. Kasali po ako sa mga group niya. Tsaka sa GC niya po, group chat. Nagpa-group video call po siya noon. Tapos sumali po ako. Doon po yung nag-start na nagka-chat kami. Kasi nakita niya po ako sa call po. Nag-chat po kami, tapos naging magka-close po kami hanggang sa nag-meet po kami. Tapos doon na po, parang nagustuhan niya po ako, tapos nagustuhan ko rin po siya. Tapos nagkaligawan po, tapos naging kami po. So, ilang taon ba o months inabot yung relasyon niyo? Nung naging kami po nung 2015, 3 to 4 months lang din po yun. Ano yung reason bakit naghiwalay? Yung sa family matter ko po yun. Umuwi na po kasi ako nun sa amin sa Palawan. So, wala na po kaming communication nun. Kaya parang naputol na rin po. Kailan ulit kayo nagkabalikan? Nung March 11 po, 2020, yung tinutuloyan niya po sa condo, ate-atehan ko po yun. Malapit po yun sa akin. As in, kaklose ko po talaga. Nag-video call po kami nun ni ate. Nandun din po siya. Tapos nagkausap po kami. Yun po, nagkaayos po kami. Kinlaro po namin yung past na naging relationship namin. Nagkaayos po kami hanggang sa nagkabalikan po kami. March 11 hanggang June 11 po. Kumusta ba si Marlo na bilang boyfriend? Mabait naman po siya. Kaya nga lang po may pagka rin po talaga yung ugali niya. Pero tinanggap ko po yun kasi yung sa side ko po, gusto ko po siya na magbago. Hindi lang po para sa sarili niya, para din po sana sa pamilya niya. Parang masyadong mataas na po kasi yung tingin niya sa sarili niya, na nakakalimutan niya na kung saan siya nanggaling. Mayabang na po siya, tapos yung mga tumulong po sa kanya, parang kinakalimutan niya na po. Bali, saan nangyari itong pananakit sa'yo? Doon po yun sa condo. Nag-decide po kasi kami na mag-live-in. Nung June 12, nauna po siya doon pumunta. Tapos June 13 po ako sumunod. Tapos doon na po yun, nangyari na po yun yung pananakit niya po sa akin. Kasi hindi ko po siya napagbigyan na. Ito lang po talaga yung plano namin na magli-live-in. Yun lang po sana yung magsasama kami. Pero hindi po kami nagkasama ng matagal. Tsaka para din po yun matulungan yung family niya. Kasi ang plano po namin, tutulungan ko po siya sa mag-i-stream po ako. So sasahod po ako nun. Tutulungan ko po siya tsaka yung family niya po. Para mabigyan ko po sila ng suporta po. Kasi yung family niya po as in walang-wala po. Yung family ko naman po may kaya po kahit papaano. Kaya gusto ko po sana silang tulungan. So itong condo kanino? Sa amin po, pero ako po yung nag-ayos nun. Kaya sa akin po nakapangalan. Kasi nung time na po yun, wala po siyang valid ID. Mm-hmm. Tapos mas malapit po ako dun sa tondo. Kaya ako po yung nag-ayos. Yung move-in fee, tsaka reservation fee, ako po yung nagbayad. Ang nagastos niya lang po dun is yung grocery po namin. Okay, so mga ilang araw na magkasama kayo, kumusta naman? Bago pa mangyari itong insidente? Okay naman po. Yung sa text po kasi, parang nagbago po yung ugali niya. Hindi ko lang po yun ina-expect na ganun po yung mangyayari. Kasi ang nasa isip niya na po kasi, gusto niya na daw magkapamilya. Pero ina-explain ko po sa kanya na hindi pa nga pwede. Kasi wala naman po siyang trabaho na as in
monthly sumasahod. Eh, pamilya niya nga po, hindi niya po mabigyan ng support. Paano pa po pag magkaanak kami? Ah, gusto niya is mabuntis ka, tama? Opo. Nung June 13 po, gabi, kasama niya po dun yung sponsor niya na tinatawag niya pong daddy. Nagiinuman po sila. Bali, nakainom po siya nun. Tapos, yung daddy niya po umalis na. Madaling araw na yon. Natutulog po ako nun. Tapos, tumabi po siya sa akin. Tapos, dun na po yung nangyari. Ano, hinawakan niya po ako. Tapos, pumapalag po ako. Nagalit po siya. Yun, nagsigawan po kami hanggang sa nasaktan niya po ako. Kasi ang sinasabi niya po nun, wala daw siyang pakialam kung magagalit ako or ano. Basta mabuntis niya daw po ako. Tapos, ang sabi ko po, mayroon po ako nun. Tapos, umiiyak po ako. Nagmamakaawa po ako sa kanya na itigil niya na hindi po siya nakinig. Tapos nagalit po siya, sabi niya hindi ko daw siya mahal kasi hindi ko daw siya mapagbigyan sa gusto niya. Doon niya na po ako sinaktan. So ibig sabihin pala Isa ay June 12 lumipat si Marlo doon, June 13 ka dumating. Opo. So yun din yung araw na nung umaga po na nangyari yung pananakit niya sa'yo. Opo. So ibig sabihin hindi na tuloy yun kasi nga nung unang araw mo pa lang ganun na yung ginawa niya. Opo. Pero ano, hindi ko po yun tinanggap kasi nasaktan po talaga ako sa ginawa niya. Tapos hindi niya po ako paalisin kasi ang nasa isip niya po, baka daw sabihin ko sa iba yung ginawa niya. Ilang buwan pa lang kayo na magkarelasyon, hindi mo naisip na kayang gawin sa'yo ni Marlo ito? Hindi naman po, kasi nung 2015 po, hindi naman ganun yung ugali niya. Parang hindi naman siya masyadong sabik sa ano, ganung bagay. Mm-hmm. Tapos ngayon lang po, parang masyado na siyang, parang lahat po ng gusto niya eh masusunod. Alam ba ng family mo itong relasyon niyo? Opo, nalaman po nila pero una po, tutol po sila kay Marlo kasi alam naman po ng buo yung ugali niya. Pero in-explain ko po sa kanila na mabait po siya tapos pinagkatiwalaan po siya nila mama, pinagkatiwalaan po siya ng mga tita ko. Kasi nakakausap po nila si Marlo eh, sa call po, sa text, nag-a-update, ganun. Kinakausap po nila. Nagtiwala na rin po sila kay Marlo na safe ako sa kanya. Hindi din po nila ina-expect na magagawa niya po yun. Sa nangyari na to, Isa, may natutunan ka ba? Kasi sa edad mo na yan, ano yung maia-advise mo sa mga katulad mo, kababaihan, kabataan, na pumapasok sa ganitong relasyon? Dapat po talagang pag-isipan yung mga bagay bago po to ano gawin. Kahit gano'n pa po kalalim yung pinagsamahan nyo, kahit gano'n niya po kakilala yung isa't isa, hindi pa rin po natin masasabi kung ano po yung pwedeng mangyari. Paano mo naisipan, Isa, na lumapit kay Idol Rafi? Nung simula po nung nag-viral po yung post ko, marami rin po kasing mga tao doon na nag-tag po kay Sir Rafi. Hanggang sa umabot nga po kay Sir Rafi, tapos wala na rin po akong mahingian ng tulong na alam kong matutulungan po talaga ako, kaya lumapit po ako kay Sir Rafi. Pero yung pamilya mo ba ay suportado dito sa gagawin mo? Opo, suportado po sila. Sabi po nila, lumaban lang daw po ako at sabihin ko daw po kung ano po yung totoo. May mga pamilya ka ba na nandito sa Manila? Yung dalawang kuya ko po, ano, yung isa working, yung isa po nag-aaral. So from Palawan, nandito ka para saan? Para po mag-aral po. Kasi ang bala ko po mag-trabaho po sa ibang bansa. Kaya dito po ako nag-aaral. Kanina may nabanggit ka sa akin ano, nung nandun tayo. May mga nagtetext sa'yo na regarding kay, kumbaga tungkol kay Marlo na sila rin ay nakaranas ng, kumbaga, pananakit dito kay Marlo. Tama ba? Opo. 2015 pa po yun. Okay. Yung babae po, ayaw niya na pong magpakilala. Pero that time, underage pa po siya nun. Nangyari daw po yun sa bahay nila Marlo. Yung babae, malapit lang din daw po sa kanila. Paalis na po yun yung babae. Tapos hinila niya po. Finorse niya rin po kagaya po nung ginawa niya sa akin. Sa braso po inawakan. Tapos tinulak niya po sa kama. Tapos doon na po nangyari yung gusto niyang mangyari. Parang may ugali talaga itong si Marlo na ganun. Opo. Ano ba si Marlo? Kumbaga, syempre nakasama mo siya. Mabisyo po siya. Mahilig po siya mag-yosi. Mahilig po siya uminom. Tapos inamin niya rin po na gumagamit siya. Kasi proud po siya sa mga kalokohan niya eh. Sinasabi niya rin po yun. Pag may mga katropa siya, niyayabang niya yung mga ginagawa niya. So, Isa, ngayon dito ka tumutuloy. Family friend, tama ba? Opo. O kumusta ka naman dito? Okay naman po. Okay po yung lagay ko dito. Tsaka sobrang bait po nila. Parang anak po yung turing nila sa akin.
Sa ngayon po, dito po muna ako kasi wala naman pong travel pa eh. Kumusta ka naman? Kumbaga financially, may mga kailangan ka ba na mga gamit mo dito or? Wala naman po, okay naman po ako dito. Ang mama mo ba ay tumutulong sa'yo? Opo. Nakakontak po nila si mama. Tsaka nabibigyan niya din po ako ng pangangailangan ko po dito. Lagi naman po silang tumatawag, tsaka nangangamusta po. Okay, so ganito isa ha, kung sakali na may kailangan ka, anytime tumawag ka sa akin at ipaparating ko kay Sir Rafi. Opo. So disidido ka na sampahan ng kaso itong si Marlo? Opo, disidido po ako para po ma-realize niya rin at saka para matauhan din po siya sa nagawa niya po. Corporal Garduque, ngayon po na nakuha na ng salaysay itong si Isay. Ano po yung kaso na maisasampa laban dito kay Marlo? Base sa statement niya, ma'am, nagsabi siya na tangkang humalay itong si Sanderford or si Marlo Arizala. Ang sinampa nating kaso sa kanya is acts of lasciviousness saka violation of RA 9262, which is yung may involved na physical injury kasi sinuntok niya daw yung tuhod ng victim natin. So matapos ma'am na makuhanan siya ng statement, ano na po yung magiging proseso natin? Ngayong araw ba ay maipa-file na ito? Tomorrow po, ipa-file namin po yung acts of lasciviousness at violation of RA 9262 para po maisalang na po siya for proper hearing at masubpinahan na po yung victim saka yung suspect natin. Thank you po. Bali, nandito kami ngayon, magpapatulong lang po sana. Kilala niyo po itong si Marlo, mas kilala po siya as Sanderford. Isa yan sa mga nag-aaral din naman, nag-dancer-dancer dito sa amin. Ito siya yung girlfriend na binugbog nga nitong si Marlo. At gusto lang po sana is makuha yung mga gamit doon sa bahay ni Marlo. And yung tama, yung pusa mo. Willing naman po kami na makipagtulungan at makapunta doon. Ay, yung ate ni Marlo? Nandyan ba siya ngayon? Ito yung pusa. Hindi ako magsasalita yung mga gamit na po niya, bebe. Okay, sige. Ito yung pusa mo, bebe. Ito yung bag po. Dalawa po yung bag. Yung black pa po. Tingin mo nandito si Marlo? Parang po. Wala ba dyan talaga si Marlo? Gusto lang makausap. Nasa manager po niya. Iniwan niya lang po sa amin kasi wala pong ano yung pusa. Sabi niya po, binigyan niya po lahat pero parang kulang po yung nandun sa ano eh. Sa sakobag po. Ate, yung mga damit daw po ni Isa nandiyan din. Dala si Kuya. Ang dinala niya lang po dito yung pusa. Yung pusang tatlo. Ate, wala ba yung mga damit niya dyan? Kasi sabi ni Marlo, nag-text sa kanya eh. Na nandiyan daw yung mga gamit niya. Talaga. Nasaan ba siya ngayon? As a manager po. Pero alam niya na nakasuhan na siya. Ha? Kasi pati yung susi ng kondo nila na kay Marlo eh. Ate pa yung picture. No comment na po kami, ma'am. Hirap na hirap kang mag-video eh. Pwede naman dito. Para kita kami. Okay. Ito yung mga susi ng condo. Opo, ito po yung sa mailbox. Tapos ito po yung sa susi po. Gaano karami pa kulang? Kasi nung ako po yung nag-ayos noon, dalawang sako bag po yun na puno. As in puno po. Tapos yung binalik niya po, kalahati na lang po. Dahil wala ba niniwan talagang gamit dyan? Mga damit nitong wala ka. Ayon nga dito sa kaniyang mga kamag-anak, kapatid, ay hindi na nga daw umuuwi dito si Marlo. Pero ngayon, nakuha na yung pusa nitong si Isa at tinatanggi nila na itong mga gamit ni Isa ay hindi nga daw dinala dito. So, Isa, okay na sa'yo yung mga gamit, mga dokumento, susi ng kondo mo ay na-check mo naman na maayos na ibalik. Apo, okay na din po. Kung kaya po nila ibalik yung gamit, okay lang po. Basta kung ano po yung gusto nila. Basta mabawi ko lang po yung pusa po.
Sa tingin mo ba ay nandyan sa loob itong si Marlo? Parang feeling ko po nasa loob lang din po. Kasi pinagtatakpan po nila. Ang gusto ko na lang po makausap po si Marlo po ng personal. Umara po siya sa atin po. Kaya lang ito, nakita mo naman, yung pamilya talagang halos ayaw lumabas dito sa gate, ano, na talagang nagtatago sila. So siguro ngayon, nagsampa ka naman na ng kaso, ay harapin na lang niya sa korte yung isinampa mo. Opo. Kilala niya si Marlo? Nasaan si Marlo? Sa loob po. Kailan ba siya umuwi dyan? Nakaraan lang po, bali isang linggo na rin po. Kailan mo siya huling nakita? Nung isang araw lang po, hindi po siya. So nandyan siya sa loob? Apo. Kaya nakikita niyo po si Marlo dyan? Apo, sa loob. Anong klaseng kaibigan ba itong si Marlo? Sinungaling talaga hindi. Minsan po, kapag mabait naman po siya, masarap siya kasama. Pero kapag wala siya sa mood, dun siya pumapangit yung ugali niya po. So may ugali talagang ito si Marlo na pag... Marlo pa siya, ganun pa rin po siya. Pero malakas din siya man trip, ganun. Anong trip yung ginagawa niya? Physical, tapos emotional, ganun. Ano, nanakit siya talaga? Anong reaction mo nung nabalitaan mo na sinaktan niya yung girlfriend niya? Na-bad trip na rin ako kay Sander, parang ayaw ko na rin samahan siya. Nabalitaan mo ba yung ginawa niya doon sa girlfriend niya? Anong naging reaction mo doon? Nakagulat po. Ganun pa yung nangyari. Kinakasama na lang namin po pag magta-trip siya. Ayun na lang po, sasabayan na lang po namin. Bakit ano bang mga trip nitong si Marlo? Ayun lang po, yung asaran lang po, ganyan. Oo, kasi nagtanong-tanong kami dito sa mga kapitbahay niyo. So sinasabi, nandyan nga daw si Marlo. Okay lang ba ang mag-usap sila ni Isa without camera? Kasi itong bata, syempre gusto na may pag-uusap sila eh. Wala po talaga si Kuya, promise po. Kakikita lang daw po kanina. Wala po, siya naman nagsabi. Ayan o yung mga kapitbahay niyo. Wala po talaga dito, umalis na. Kasi ang gusto lang naman ni Isa is makausap siya. Wala po talaga si Kuya, pinalis po talaga namin dito. Diba? Kasi yung ni-live nyo, dito pa yun eh. Diba may live na in-upload si Marlo? Nung gabi po na yun, iniwan niya kasi bawal yung pusa ko. Kasi may pero may nakapit. Sa korte na lang po, harap. Okay, parating na lang kay Marlo na sa korte na lang niya sagutin yung mga reklamo sa kanya, ha? Maraming salamat ho. Isa, kanina, yun nga, yung mga gamit mo, wala na tayong nakuha. Kumbaga, bukod lang yung nakuha mo yung iyong pusa. So, si Sir Rafi, gusto niya na magbigay ng tulong. So, inutos niya sa akin na bilan ka ng mga damit at mga kailangan mo. So, ngayon, nandito tayo sa isang boutique dito sa Quezon City para mabilan ka ng mga gamit. Okay ba sa'yo yun? Okay po. So, mamaya, after nito, diretso tayo mag-groceries kung ano mga kailangan mo, toiletries. Okay po. Po isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag tanatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalatang mga inaapi. Sama na kamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan ay dolapito. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa'yo ang ating Pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan.
upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong nang walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo, Idol Rapi. Gaano ba kahalaga sa iyo itong si Beauty? Sobrang halaga po sa akin si Beauty. 1 year and 9 months na po siya sa akin. So, ito po. Yung Roman number po, birthday niya po to. September 24 po. So, ngayon kung sakali ba, Isa, na dumating yung araw na mag-chat sa'yo, makipag-usap sa'yo, si Marlo, anong plano mo? Siguro po sa ngayon, ang sasabihin ko lang po sa kanya ay humarap na lang po siya sa korte po. Doon na lang po kami mag-usap. Kung gusto niya po talaga na ayusin po yung pangalan niya. Ang isang Isa na magandang bata, pero bakit, kumbaga, na-in love dito kay Marlo? Hindi naman po natin natuturuan yung puso po kung sino po yung mamahalin. Kumbaga, ikaw ba, ikaw yung tipo ng babae na hindi ka tumitingin sa physical na kaanyuan? Opo, hindi po ako tumitingin sa panlabas po. Okay lang po, tinanggap ko po siya noon. Hanggang ngayon po. May pagsisisi ka ba dyan sa puso mo or ngayon na ganito yung nangyari sa inyo ni Marlo? Siguro lesson learned na rin po sa akin na dapat mas ibigay ko pa po yung pagmamahal ko po muna sa sarili ko bago po sa iba para hindi po umabot sa ganito yung sitwasyon po. Okay, ang importante dito, nakuhanan ka na ng statement at ipafile na natin yung kaso. So harapin na lang ni Marlo. May mensahe ka ba sa kanya? Marlo, kung gusto mong linisin yung pangalan mo, humarap ka na lang sa korte at huwag ka na magtago, pati sa pamilya mo. Kasi kung tutusin, mas nakakaawa yung pamilya mo dahil sa ginagawa mo. So kung gusto mo talagang malinis yung pangalan mo, makipag-usap ka na lang. Huwag yung puro post ka pa sa social media. Kanina, di ba, namili tayo ng mga damit mo, groceries, mga toiletries na kailangan mong gamitin. Kasi nga, yun ang bilin sa akin ni Idol Rapi. Lalo ngayon, wala kang nakuha na damit, ano? Tapos, ito po, allowance galing to kay Idol para at least kahit papano ay makatulong sa'yo sa araw-araw dito. Sir Rafi, maraming masalamat po sa tulong niyo po. Tsaka sa grocery po, tsaka sa mga damit po na binigay nyo. Nakuha ko na rin po yung susi po ng condo tsaka yung mga documents po. Pati po dito sa allowance, maraming salamat po. Birthday ko po bukas, so parang ito na rin po yung magandang gift po na natanggap ko po ngayong birthday ko. Lalo-lalo na po si Beauty, yung pusa po. Nakuha ko na rin po siya. Maraming salamat po, Sir Rafi. Salamat sa'yo, Idol Rafi. Nakamasid sa'yo, ikay ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot, dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa'yo ang ating pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong nang walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpo. Ikay sandala ng mga inaapit.